Magandang araw at mabuting buhay po sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. So bago po tayo dumulog sa atin pong salita ng Diyos na inilaan po ng Panginoon, no, sa atin po sa umagang ito o sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katapatan sa amin. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong mga kamay na patuloy na humahawak sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen, amen. So, ang akin pong topic is the clay in the potter's hand. Ito po yung mababasa natin sa Jeremiah 18, 3-6 sa NIV. Basahin po natin. So I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Then the word of the Lord came to me. He said, "Can I not do with you, Israel, as this potter's does? Declares the Lord, like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, Israel." So ito pong scripture na ito ay pagsasalarawan po ni Jeremiah kung paanong dinala po siya ng Panginoon, no, sa isa pong potter's house, at doon po nakita niya, no, na ang isa pong clay, no, ay nandoon, no, at hinuhubog, no, ng manlililok. Amen. So dito po ay nakita natin, no, na yun pong nakita niya, no, na yun pong nililok, no, ay nasira, no, at ang ginawa nung potter, no, siya po'y binasag ulit, no, at muling hinalo, no, at muling binuo ulit o shinyape ulit. Okay, so basahin po natin sa Tagalog, no, napakaganda din pong matunghaya natin itong kwento na ito sa Tagalog. So, kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, "O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok." So ito po'y bagamat patungkol po ito sa bansang Israel, ay maaari din po nating mabigyan, no, na maisalarawan yung sarili po natin sa senaryong ito. At mabigyan po natin ng karapatan ang Diyos na mahubog tayo ayon sa kanyang nais, no. So hinuhubog po tayo ng Diyos ayon sa gusto niyang wangis po natin o pagkataon natin o persona natin, no. So hindi po sa wangis na gusto natin, kundi ayon po sa wangis na gusto ng Panginoon para po sa atin. So as we are as we are clay in the potter's hand, siya po yung magdidisenyo sa atin, no, at magtiwala po tayo sa Panginoon, no. Napakahusay po niyang manlililok, no, at ang Panginoon po ay napakahusay na potter. Napakahusay din po niyang manghubog ng buhay, no, at hindi lang po, no, disenyuhan pa niya yung ating buhay. So ano po ba yung ginagamit, no, ng Panginoon na potter's wheel sa atin, no? Dito po, bago pag po tayo gumagawa ng isang palayok, no, ay meron pong tinatawag na potter's wheel, na kung saan ay doon po, no, sa gitna nun inilalagay po doon yung putik o yung clay, no, at doon po yung kamay na ng potter, no, yun pong siyang magra-rise nung pot na yun ayon sa kanyang nais na hubog o disenyo. So ginagamit po ng Diyos sa buhay natin, no, yung mga karanasan po natin sa buhay, yung mga challenges na ating pinagdadaanan. Minsan akala natin parang yung mga pinagdadaanan natin parang wala lang yan na purpose o layunin sa buhay natin. Pero ang Panginoon po, no, lahat po ng
ng nararanasan natin ay pwede pong gamiting instrumento ng Panginoon, no, para po madisenyo niya tayo ayon sa kanyang nais o ayon sa kanyang wangis. So, yung pong mga tao din na nakakaugnay po natin ay pwede pong gamitin din ng Panginoon para mahubog po tayo, yung mga circumstances na kinakaharap natin, ayan, no, maganda man o hindi po maganda, no, para tayo po ay mahubog into a person. Lahat po yan ang bagay, no, lahat ng na encounter natin sa araw-araw, lahat ng mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, no, maaring may mga problema tayo, mabibigat na problema, o minsan may mga simple lang, no, na pinagdadaanan tayo, but God can use those things as His instrument para hubugin niya tayo ayon sa kanyang nais, okay? Ayon sa character na gusto niya para sa atin, ayon sa personalidad na gusto niya sa atin, ayon sa values na nais niya na magkaroon tayo o mga prinsipyo natin sa buhay. Hindi niyo ho ba napapansin, hindi ba na tayo ay, ako ano tayo ngayon, ay minsan bunga ito ng mga pinagdaanan natin, ng mga nakaraan o yung mga mga encounters natin sa buhay. Okay, so lahat po ng ito, no, ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Minsan kahit yung parang sa tingin mo parang napakapangit nung pinagdaanan ko, no, parang minsan ayaw mo nang balikan, pero lahat pala ng mga bagay na 'yan, no, ay gagamitin ng Panginoon na sa ikabubuti natin at para sa layunin niya para po sa atin. So alam niyo po, mas madaling mahubog ang clay na may tamang dami ng tubig at lupa. Ano, importante rin po yung potter, sanay din po siyang magtimpla, no, ng isang tamang-tamang putik o clay, no, para mas madali po itong mahubog, no, at mas maganda, no, yung magiging pagkakalikha sa kanya. So mas maganda po yung timpla ng clay o putik ay mas maganda po o mas madali yung paghuhubog po sa atin. Parang tayo, no, di po ba, mas basag po tayo, mas yielding tayo, no, mas nahuhubog tayo ng Diyos na mas mabilis at maganda, no. At mentres po tayo ay lumalaban o nagmamatigas tayo sa Diyos, ay hindi niya nagagawa yung gusto niya sa atin. Hindi po ba meron tayong mga ganong sitwasyon o pagkakataon sa buhay na parang, alam niyo po yung nagmamatigas tayo sa Panginoon at iginigiit pa rin natin yung gusto natin, bagamat alam natin ito yung kagustuhan ng Panginoon, ay nagpapatuloy po tayo, nagawin natin yung gusto natin. Amen. So, hindi po tayo nadidisenyo ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban pag po nagmamatigas tayo o nagmamalaki tayo sa ating Panginoon. So, napansin ko lang po, may mga testing tayo or karanasan sa buhay na paulit-ulit po nating pinagdadaanan. Napapansin niyo rin po ba 'yon? Ako po may mga napapansin, no, na sa buhay ko minsan may mga, alam niyo, naranasan ko na dati, parang feeling ko na tapos na 'yon, parang minsan ay bumabalik pa ulit, no. So lalo na po yung mga bagay, no, o mga sitwasyon natin na minsan, no, ay hindi po natin maipasa-pasa. Parang halimbawa, ano lang yan, eh, pag nag-aaral po tayo, pag hindi natin maipasa-pasa, hindi ba kailangan paulit-ulit natin itong pag-aralan, no, kumuha ulit tayo ng test, no, hanggang sa completely maipasa na natin ito. So ganun din po yung buhay natin, no, we are subject to various testing. May mga pagsubok tayong pinagdaraanan, minsan pagsubok sa pera, minsan pagsubok sa relasyon, no, minsan pagsubok, no, sa mga marami pang mga bagay sa buhay natin, no. Pero yun nga, kadalasan hindi natin ito maipasa-pasa, hindi tayo makagraduate, no, kasi nga hindi natin talaga natututunan yung mga dapat talaga nating matutunan or hindi pa na-accomplish yung mga nilayo ng mga bagay na yan sa buhay po natin, no. So minsan, di ba, yung pagka may experience ka na parang nahirapan ka sa buhay, no, minsan ginagawa ka nung
matapang, hinuhubog ka na matapang, no? So, minsan naman, no, pagka wala kang masyadong mga ganong experiences na hardship, diba? Parang, pag dumating sa iyo yung panahon na ikay dumaan doon, parang napakabigat, napakahirap ng problema sa iyo. So kaya naman po, no, magpabasag na tayo sa Panginoon at hayaan natin siya na hubugin po tayo, no? So magtiwala po tayo sa Panginoon, no? Katiwa-tiwala naman po ang Diyos, no? Kung sa ibang tao nga na ipagtatitiwala natin yung buhay natin, no, de lalo pa po sa Panginoon. Alam naman po natin, hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Kaya po, magpahubog tayo, maging masilding tayo. Pag meron tayong mga pinagdadaan ng mga problema sa buhay, mas mag-pause tayo, makinig tayo sa Panginoon at hayaan nating matutunan natin kung ano man yung nilayon ng Panginoon na matutunan natin, no, sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Amen. So napakabuti po ng Diyos, no. Like kung na-imagine na ako, no, ay parang putik, no, o clay, no, sa mga kamay ng Panginoon at nagtitiwala ako na ang ating Panginoon, no, ay makakalikha ng isang masterpiece, no, sa mga buhay natin kung hahayaan lang po natin siya na hubugin tayo ayon sa kanyang plano at ayon sa kanyang kalooban. So tayo pong lahat ay manalangin. Siguro ang pinakauna pong dapat natin gawin ay i-surrender natin yung buhay natin sa Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya at hayaan natin ang Panginoon na mag-take over sa buhay natin. So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na muli pong maisusuko namin ang buhay namin sa iyo or muli namin maiaalay ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Salamat po na, Lord, sa mga pagkakataon na parang minsan ay nandun kami sa sitwasyon na napakabigat, napakahirap. Panginoon, salamat po na lahat ng mga bagay na pinagdaraanan namin ay instrumento mo pala, Panginoon, upang mahubog ang character, ang attitude, Panginoon, ang personalidad na nais mo para sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyong mga kamay, Panginoon. At Lord, hayaan mo na ang puso namin ay mapagpakumbaba sa iyo at mas maging yielding kami, Panginoon, in the sense na hayaan ka namin, O Diyos, na gawin ang nais mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord, sa iyong patnubay sa amin, Panginoon. At salamat po, O Diyos, na Lord, kami lilikhain mo, Panginoon, kami hubugin mo, Panginoon, Lord, sa kalooban mo, O Diyos. We thank you, we bless you, we honor you, O God, in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless you! Parang mahaba. 13 po. 30.